Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Happy Mother's Day to all of you! Nagpapatawa siya sa harap ng kamera, pero masalimuot at madrama ang kwento ng buhay ni Pokwang bilang ina. Panganay ang tatlo niyang anak. Alam nyo, naging OFW siya. Ginawa niya ang lahat para suportahan ang anak. Naging heartbroken siya, iniwan ng mga dati niyang asawa na matayan ng anak. Pero ngayon, iba na si Pokwang bilang ina, mas malakas, mas matibay, at eto ang kwento niya. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day sa'yo. Of course. And hello, gorgeous. My God, sino naman itong Miss Pinsang to na napaka-gorgeous? Hi, Malia. I'm Tita Karen. Hello there. Hugging a kiss. Hugging a kiss. Hugging a kiss. Oh my God. We're gonna play down there. Oh, we're gonna play. Isa kayong magkakapatid? 12, yeah. 12? Yeah, 12. And you were the 7th or 6th? 9th. At nagtrabaho ka even before you were of age to work? Nag-start ako magtrabaho mga 8 years old pa lang. So, dito sa Antipolo kasi 1980 nung lumipat kami from Pasig. That's the time, sobrang hirap talaga ng buhay namin. Wala kaming kakilala dito. So, kailangan namin kumita kasi si tatay maagang nawan din ng trabaho. Nahihirapan na rin siya kumuha dahil medyo may edad na rin siya noon. Si nanay, tumatanggap lang ng mga tahi sa bahay, ganyan. So kaming mga kapatid, dahil marami nga kami, kailangan namin makapag-aral, makapagtapos kahit papano, kanya-kanya kaming racket sa buhay. So dito sa Antipolo, mga batang simbahan, batang patio kung tawagin, yan. Nagtinda kami ng mga ticket ng sweepstakes, suman, kasoy, sampagita, kung anik-anik. Nabasa ko na nag-Japan ka, and you even lied about your age. Yes. Nung high school pa ako, sabi ko, ano ba naman to? Kahirap naman ang buhay. Pang-project lang, wala, di ba? Then one day, may kaklase ako na, kasi dancer ako sa school eh. Sabi ko, bakit lagi kang absent, bakla ka? Sabi niya, hindi, kasi nag-training ako for Japan. Anong Japan? Anong gagawin? Sabi niya, entertainer ka doon as dancer, cultural dancer grupo, ganyan. O sige, sumama ako sa kanya. One time, pinanood ko lang siya. So that's the time na nagka-idea ako na sabi ko, siguro, it's oras na para kumilos ako na magtrabaho talaga na mas malaking kita. Alam ko magagalit yung magulang ko kaya sinikreto ko sa kanila na nagte-training ako pa Japan. Oo. Hindi nila alam yun na nagte-training na ako Japan-Japan. At ilan taon ka nun? 15, mga ganon. Pero nung at the age of 16 na inamin ko na sa kanila na nagte-training ako, ganito ganyan, 17 dumating yung ano ko, yung visa ko, pero in advance yung age ko ng 1 year kasi 18 ang allowed it. You were technically underage. Yes, kailangan ko kasi talagang tumulong sa pamilya. So, sobrang awang-awa na ako sa buhay namin. Oo. So, ayun, nag-Japan, nagtrabaho, kahit papano nakaangat-angat ng konti lang sa buhay, yung kita naman namin doon, hindi naman yung ano talaga, na talagang sasabi mong big time ka kaagad. Mm-mm. So, unti-unti, hanggang sa nagka-love life, ayun. Oo, ito yun, pag-usapan natin yun, yung una mong, tama bang sabihin, asawa na Hapon. Nagkakilala kami 1989. Nagmahalan, ganyan, chuchu. Tapos, nagka-baby kami from 1992, yung panganay kong lalaki. 93, nagbabay na kami. Babay to each other na kami. Oo. Oo. Okay lang, sabi ko, single mom ako. Binuhay ko yung panganay ko mag-isa. 94,
94, ayun na naman ako. Pumintig na naman ang puso ko. Tatanga-tanga na naman. Umiibig na naman. Oh. Hanggang sa nagkaroon na naman ako ng anak na babae, si May. Mm-hmm. 1997, nagtrabaho naman ako sa Abu Dhabi. Mm-hmm. Oh, di ba? Oh. Kailangan akong kumayod ng todo because may mga anak nga ako. Oh, single mom nga eh, di ba? Ah, ganun din, sa hotel din kami nagtrabaho. Pero mahigpit talaga. Sobrang higpit kasi ng ano, pag-entertainer ka doon, hindi ka basa-basa nakakalabas. Mahigpit sila. 6 months din kasi yung trabaho ko noon sa Abu Dhabi. June ako umalis. Sabi ko, bakit parang ano na, yung anak ko, parang yung panganay ko, iba na yung pinapakita niya sa amin sa kalusugan niya, iba na. Madalas siya, sinasabi niya masakit yung ulo niya. Tapos, may oras na nagbabamit siya na talagang sirit. Tapos, minsan, pag naglalakad siya, parang iba yung lakad niya. Yun na pala yung mga signs na meron siyang tumor sa utak. Tumawag yung nanay ko, o, usapin ko doon ang anak mo. Birthday ko yun. Hindi ko alam na yun na pala yung huling-huli na maririnig ko yung boses niya. Really? Oh my God. Basta lagi lang niya sinasabi na, sabi lang, masakit lang ulo ko, ma. Pagkatigilan mo kasi yung kapanood na kapapanood ng TV, ganyan, ano ko pa. And pagdating ng September, sinabi sa akin ng nanay ko na ano, pina-CT scan yung bata. So yun nga daw na may nakita na nga na congenital yung kanyang yung tumor. Sabi ko lang, ano, may ano ba, may chance ba na matanggal yung ano? Sabi niya, may tubig din kasi yung utak niya. So kailangan mo nang tanggalin yung tubig. Then September 23, 1998, dapat yun yung schedule ng kanyang operasyon. Hindi na niya kinaya. Bumigay na yung katawan niya. Tumawag sila sa akin madaling araw sa Abu Dhabi. Sabi lang nila na iuwi na namin si Shin. Sabi ko, bakit niya iuwi? Magaling na ba? Hanggang sa wala na nagsasalita dun sa background, nag-iiyakan na sila. So, nag-gets ko na. Wala na yung bata. So, bumigay talaga yung katawan niya. Hindi niya kinaya yung mga nakakabit sa kanya na kung ano-ano. Halos bumigay ako noon bilang single mama ko. Sabi ko, parang di ko kaya. Ganito pala, pakiramdam na mawala ng anak. Sakit pala talaga. Pero naisip ko, mayroon akong isang anak na babae umaasa sa akin. Kung bibigay ako, kawawa yung anak ko. Alam mo ba, muntik na ako tumalon sa building. Are you serious? Muntik na ako magpakamatay. Nung may sakit ang anak mo, namatay siya, nawala ka doon. Kasi... gaano kasakit mo? Sobrang sakit noon, Miss Karen. Kasi ang gusto nilang mangyari, sagot ko yung pamasahe ko. Sagot ko lahat. Eh, wala nga akong pera. Yung ang pinagpagamot ng anak ko. Nailibing yung anak ko. Wala ako sa tabi niya. Hinahanap ako nung habang nasa ospital siya. Wala akong pera. Wala akong magawa. Kaya nung pag-uwi ko dito, diretso ako sa simenteryo. Kusa siya nakalibig. Wow, Pokwang. Ang sakit nun. Kaya sabi ko, nung lalaban ako sa buhay para dito sa anak ko. Para kay May lalaban ako. Lahat gagawin ko ng trabaho. From Abu Dhabi, what year? 1998. Pagbaba dito, nag-choreographer muna ako. Nag-choreographer ako sa mga promotion, sa mga agencies. Nagpapadala ng mga entertainers abroad. 2002, nag-ano ako sa isang comedy bar. Gumimik kami ng mga barkada ko ng mga nagja-Japan din. So, nagkayayaan. Halika mag-comedy bar nga tayo. Parang masaya daw dyan. Sige, tara. Sinamahan ko sila dyan sa May Rojas Boulevard. Meron dyan yung fan line. Di ba, alam mo naman, o-crying ka ng mga host, ng mga comedian, ganyan. Tatanda na si Eric Nicolas, yan yun eh, si Eric Nicolas.
So natuwa yung manager ng comedy bar. Kinuha yung number ko, pinagtrabaho niya ako doon. Sabi, naturalesa ka. Sabi, meron kang ano, naturalesang komedyante. Kailangan namin ng babae dito kasi karamihan mga yung mga kapatid nating bading, 'di ba? Karamihan doon. So, tinry ko din naman, nag-comedy bar ako and then hanggang sa punta ako sa Music Box. 2004 nagkaroon ng ABS-CBN ng comedy contest, yung Clown in a Million. So I joined that contest. At pinalad naman akong manalo. Ako so, yun na yun. Doon na nagsimula ang star na si Pocuang. Aluy. Oo, yun na yun. Oo, doon na nga. Yun na yun talaga. Oo, yun na nagbuka sa akin talaga. Okay, anong nagbago? Yung pangalawa mong anak, si May, you were able to provide for her more. She was 7 years old nung nag-start na ako sa ABS. Sabi ko, ayan, anak, kaluwag-luwag na tayo. Ayan, napaaral ko siya sa magandang school. Inuna ko talaga edukasyon. Tapos, unti-unti, di ba, yung bahay na pangarap ko sa nanay ko, na pinangako ko sa nanay ko, ma. Kasi nung bata pa ako, lagi ko sinasabi sa nanay ko, bibigyan ka ng malaking bahay, yung White House, ganyan lagi ko sinasabi. So, unti-unti yun, na bigay ko sa nanay ko, sa mga anak ko, yeah. Ano yung meron ako ngayon, sobrang happy ako dahil alam ko, pinagpaguran ko lahat yan. Wala akong sinagasaang tao. Talent po ang pinuhunan ko dito at sipag at tiyaga, literal na pawis, luha, lahat na yan. So ngayon, sobrang happy ako kung paano kami nagkakilala ni Papang. Anong kaibangan ni Lee sa ibang lalaki? Si Lee kasi, ano, nung nagkakilala kami sa movie na Edsa Woolworth ng TFC, yung kami nagkakilala, leading man ko siya. Si Papang kasi very supportive sa akin. Tsaka lagi niya sinasabi na pagka halimbawa nakita niya medyo nadadown ako, ano ka ba? Sa dinami-dami ng pinagdaanan mo ngayon ka pa arte-arte ng ganyan. Siya talaga yung tagaangat ko. How did you know that he was different from the other guys? Hindi siya nananakit. Yung mga nakaraan ko kasi nasaktan ka noon? Yes. Oo. Battered rin ako. Battered mama. Are you serious? Yes. Oo. Pagka yung nagsiselos, ganyan. Pero ito kasi siya hindi eh. Pagka nag-aaway kaming dalawa, umaalis siya. Dumalayo na lang siya. Oh. Babalik yan pag medyo malamig na. Ganun siya. Never niya akong pinagbuhatan ng kamay. Paano siya nang ligaw at paano nag-propose? Oo. After ng movie namin, dun kasi kami nag-shoot sa Bay Area, San Francisco, doon kami nag-shooting, ganyan-ganyan. Pag-uwi ko dito, September ako umuwi dito, tuloy pa rin yung communication namin, ganyan. Tapos akala niya, boyfriend ko si Papa P. Kasi close kami ni Papa P, di ba? May mga post ako na landi-landian namin ni Papa P. So akala niya, boyfriend ko. So nag-stop siya ng mga, ano sa akin, ng mga paramdam, nang huminto siya. Ay, nawala ang lolo. So, December, ay nagpaparamdam na siya ulit. Nilaunch yung movie ng January. Dumating pa nga dito ang Santo Papa eh. Diba? Kasabay nung ano namin, nung movie namin na nilaunch yun. Ganyan. Tapos, naglandi-landian na kami. may patirik ng mata. Naglandi-landian, asan ka? Anyways, naglandi-landian kami dalawa nung January. Akala ko, di uwi na siya ng Amerika after ng launch ng movie, ganyan. February, sabi niya sa akin, nag-I love you siya ng February. Kasi sila pala hanggat hindi nag-I love you, huwag ka mag-assume. Oo, ang mga foreigner. So akala ko, ganun lang kami. Love, 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 kuku, kuru, kuku. So February, nag-I love you na siya. Nashock ako, ay, nag-I love you na siya. So seryoso na to. February, March. Then sa March, may pinakita siya sa akin ticket ng eroplano. April, nandito siya. Yun na, dire-diretso na. So now, you live together. Mm-hmm. Parang mag-asawa na rin kayo. Yes, correct. At may anak kayo si Malia.
When Malia came, ano ang feeling mo bilang isang ina? Nung nalaman kong buntis ako. Kasi na 2015 nakunan ako eh. Oh, grabe ang pinagdaanan mo. Nakunan ako. Eh, gusto ko talaga magka-baby kami ni Papang. Tapos sabi, kasi siguro sobrang pagod, di ba, yung sa trabaho, ganyan. Ang sabi sa akin ng OB-GYN ko, kailangan mo talaga magsakripisyo. Magpahinga. Pahinga, ganyan. O, sige po. So, 2017, nasa probinsyano ako noon. Parang di pa ako dinadat na, na. Ilang ano na. So, yung mga anak-anakan ko, yung mga anak ko, mga makeup artist ko, yung, anak, bilan nyo nga ako ng ano, pregnancy test. Nasa dressing room ako sa ABS. Inano ko, sabi ko, bakla, dalawang guhit. Sabi niya, naku, mamang, ganyan. Ano ka? Positive. Oh, baka naman ano to. Kinabukasan, nag-test ako ulit. Kasi di ba kailangan yung unang wiwi sa umaga? So, kinuha ko yung unang wiwi talaga sa umaga. Ay! Ang linaw talaga, te. Dalawa talaga yung guhit. Ay! Ginising ko si Papang. Sabi ko, Papang, oh, kailangan mong mag-relax muna. Teka muna, ganyan, ganyan. So, kinausap ko agad yung mga boss ko. Mga boss natin. Yeah. So, kinausap ko agad sila. Kailangan ko magpahinga. Tapos, sabi ni Sir Deo, blessing yan. Sige, yan mo muna. Yes. Para ako nanganay ulit. Kasi 22 years ang agwat nila ni May eh. Eh yung nanay ko that time, may ano na siya, may sakit na si Mama. So siyempre hindi na ako maaalala yan. Yung nanay ko may ano na siya noon, may dementia. So, inaano ko lang sa kanya, Ma, look, oh, nakahabol pa ako ng apo mo. Tignan mo, nung time na yun, si Mama, wala na, hindi na siya nagsasalita. Nakatingin na lang siyang gano'n. Tapos mararamdaman mo na yung hinawakan niya, yung apo niya, mararamdaman mo na, ay, happy, di ba, may baby uli sa bahay. Oh, where are we gonna go, Malia? To the castle. To the castle. Show us the castle. So, si Malia, ilang taon na ngayon? Four years old din siya, yeah. Hindi siya naghahanap ng kalaro. Oh my God, so cute. Hindi eh. Kasi pero may ate siya. May ate siya, pero may mga pinsan-pinsan. Yeah, yun na lang. Yeah. This is the castle. This is the castle. Oh. Who's the princess? Oh, di ba? I have a question. What does mommy do? What is mommy's job? Me. What is my job? What is her job? My work. What's her work? Mommy's famous. Okay. Do you love mommy? Yes. What do you love about mommy the most? What? Kamaya. Kamaya. Kasi daw nabilang ko siya ng bahay sa Kamaya. Talaga? Ang ganda-ganda naman kasi ito. Na to. Wala pa kayong planong magpakasal ni Lee? Ay, may aayusin lang kami ng bonggang-bongga. Ah, pero gusto mo, ikasal kayo? Siyempre kasi para kay Malia, di ba? Para naman yung masasabi mo talaga na may buo siyang pamilya. Gusto mo pa ng isa pa? Hindi na, wala na. Wala yung tuyot na yung... wala na, tuyot na yung kuweba, day. Expired na. Expired na po. At least, di ba, nakahabol pa po ako ng biyaya kay Malia. Thank you, God. Ano pang pangarap mo para sa pamilya mo, Yuli and Malia? Siyempre, mapalago namin yung aming negosyo para yun ang mamanahin nila. Buntis pa lang ako dyan, nag-start na ako magtimpla-timpla. Ayan. So hanggang 19, na-develop na namin talaga yung Poke Food products namin. May suka, may Tuyo Gourmet, Tinapag Gourmet. I like that, ha? Yes. I eat a lot of Tuyo Gourmet. Yes. And ako, I'll support. Kita niyan pagka... Tapos, mayroon laing. Oh, I like laing too. Mga ready to eat na yan, lahat so, yan. So, magaling ka magluto talaga. Ay, Diyos ko. Oh, magkano puhunan mo nung sinimulan mo? Nagsimula kami sa, 250,000. Kasama na yung mga, syempre, yung mga sticker, yung mga bote, yung mga ano lahat. Tapos, yung pwesto, di ba? Tapos, yung aking, meron pa yung Mamang's Inasal. Oh, hintayin nyo yan. Talaga? Mm-hmm. Bagong inasal yan? Yes, Mamang's. Show us what? You look the camp here. There's my princess camp here. Okay. Show me. Sit down lang. Ayan. My gosh, nakakawala to ng pagod. Okay, sit down. That was me. And then, yung negosyo mo, serious ka doon. Here's the story. And then, magkakaroon kami ng mga pa-franchise. Here's the story. So, wow, it means talagang may bottled products na si Pokwa. Yeah, but like...
and also magkakainasal ka. Yes. My God! Coming soon. Pakwang, the mega millionaire ni Kasyante. Eh, Lord, I claim amen. It in Jesus' claim name. Claim it in Jesus' name, oh, amen. Diba? Thank you, Lord. Amen. Let's go home. Goodbye. I'm taking you home. Let's go. Ano ang naibigay ni Malia sa'yo? Ibang happiness, siyempre. Sa aming lahat. Dati kasi, dun sa dalawa kong panganay na anak, na namumroblema ako na ano ba ito? Sana naman ako kukuha ng pang-ano? Kayod talaga ako ng bonggam-bongga. At least ngayon kay Malia, medyo nakaluwag-luwag na. Diba? Iba yun. Oo. Iba yun sa nanay. Ha? Oo. Yung excited ako mamili ng mga gamit niya. Excited ako mamili ng mga kakainin niya. Dati kasi, hinihintay ko yung mga pinagliitan ng mga pinsan, di ba? O, yung mga pinagliitan, akin na lang, di ba? Ngayon, at least ngayon, thank you Lord, di ba? Thank God sa lahat ng blessing. So, kumbaga yung ngayon, yung problema ko is ano, happy problem. Who's this? Lolo? Yeah. So, Malia, that's our national hero. That's Dr. Jose Rizal. Arch. Yeah. Let's go down like this, Jose. Jose. How would you describe yung pagiging ina mo ngayon? Matapang. Survivor. Para sa mga anak. Ganun talaga eh. Kailangan mo. Kasi diba, wala kang makakapitan eh. Diba? So, kailangan mo maging matatag para sa kanila. Yun yun. Ganun. So, kailangan mong lumaban sa buhay. Kasi, pag hihina-hina ka, kawawa sila. Hindi naman ginusto ng mga bata na isilang sa mundo eh. Diba? Ginawa nyo yan. So, kailangan mong bigyan sila ng buhay na nararapat para sa kanila. Bilang ina, palagay mo, paano ka nagbago through the years? Dati kasi parang wala akong tiwala sa sarili ko. Mas ano yung confident ko bilang nanay. Kasi alam ko kung ano yung kakulangan noon na hindi ko naibigay, na kaya kong ibigay ngayon. Kaya mas ano ako, mas confident ako na mas tiwala ako sa sarili ko. Dati kasi pag may problema ako sa mga anak ko na hindi ko maibigay, iniiyak ko eh. Iniiyak ako na iyak, parang nagsiself-pity ako, bakit ganyan mo. Now, na alam ko kung saan yung kung saan ako malakas bilang nanay, yung kalakasan ko, kung saan yung kahinaan ko, inaano ko yun. So, ina-avoid ko yun ngayon. Kailangan kong mas i-uplift yung kung saan ako malakas para sa kanila. May pinagsisisihan ka ba bilang ina? Wala. Wala akong pinagsisisihan bilang ina kasi unang-una, ang bawat bata ay biyaya. Hindi man natin kagustuhan minsan yung mga nangyari sa atin. Halimbawa, hindi ka ready maging ina, hindi mo kailangan pagsisihan yun kasi biyaya yan sa taas. Anak mo, iba't iba ang ama. Kumbaga, hindi mo sila sinaktan, iniwan, pina-adopt. You know why? Hindi mo ginawa yun. Sino ang naging inspirasyon ko? Ang nanay ko. Kasi, 12 kami, di ba? Pero ni minsan, hindi ko siya nakitaan. Ano? Ni minsan, hindi ko nakita sumuko siya sa amin. Ni minsan, hindi ko nakita nagreklamo siya na... Wala kami makain, pero ni minsan hindi ko siya nakita na ano, na bumigay siya bilang nanay. Ginawa niya lahat para mapakain kami, mapag-aaral kami. Tumatanggap siya ng tahi, naglalako siya ng mga gulay, karne, kung ano man. Kaya yung nanay ko, sabi ko, wala kang karapatan po, Kuwang, para sumuko sa mga anak mo. Tatlo lang yan. Yung nanay mo, 12. Tatlo lang yung anak mo. Nanay mo, 12 kayo. Kaya siya yung pinanghuhugutan ko yung nanay ko. Kaya nung nagkasakit na siya, sabi ko, ma, lahat nabubura na sa isip mo. Pero at least ako bilang anak mo,
naibigay ko yung kung ano yung pinangako ko sa'yo. Magiging mabuting nanay ako sa mga apo mo. Isa yun sa isang pinangako ko sa kanya. Bukod sa mga material na bagay na pwedeng mawala anytime. Pero yung isang pangako ko sa kanya na magiging mabuting nanay ako kagaya niya, yun yung gusto kong dinala niya kung saan man siya nandun ngayon. Ikaw ang inspirasyon ko. Hindi siya perpekto, pero meron siyang ginawa. Meron siyang sakripisyo na binibigay sa amin. Kaya yun yung doon ako tumitingin. Hindi ko tinitignan kung ano yung kakulangan niya. Maaaring meron din ako mga kakulangan, pero ginagawa ko lahat para ma-appreciate nila ako at ganun din yung para ma-appreciate din natin sila. Kasi sabi nga nila, every child is a blessing from God. Diba? Tsaka tayo, hindi... Porque naisilang na natin sila, yun na yun. Doon na yun, hindi. Diba? Obligasyon natin na bigyan sila ng magandang buhay, pero hindi obligasyon ng mga anak na tayo ay suklian. Diba? Mahirap maging ina pero masarap din ang pakiramdam na maging isang ina. Tulad nga ng sinabi ni Pokwang, every child is a blessing. But let me leave you with this verse. Isaiah 49:15, can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has born? Kailanman hindi makakalimutan ng ina ang kanyang anak, mawala man ito o makalimutan man siya ng kanyang anak. Kaya ngayong Mother's Day, tayo bilang ina at bilang mga anak din, huwag natin kalimutan ang ating mga nanay. Thank you so much for watching our YouTube episodes and I do hope that you're inspired by them. Please continue to watch, share our videos, and subscribe. And guys, thank you so much. We're almost at 1 million subscribers, and that's all because of you. Love you all.